Narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang magandang tanghali sa inyo lahat. Hi, mga katambay. Welcome. Uy, 5 days before Christmas. Hala siya, limang araw na lang. Ano naman. Advance Merry Christmas po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Tambayan today. Share po natin. Merry Christmas po at magandang-maganda ang ating pag-uusapan ngayon. Ah, ano ba ito, Banat Bay? Although, inaantay pa natin ang guest natin, medyo naipit daw sa meeting dahil may mga dumating daw na mga leaders. Galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya ako nakamalong ako today for our visitor. Antay-antay na lang po natin. Ayan, pag-uusapan po natin yung RevGov. Ayan, alam nyo, Paskong-Pasko, pero mainit ang usapin patungkol dito. Oo, kailangan kasi may clamor na para dito. Nire-request na lang marami sa atin na magkaroon ng revolutionary government. Kaya ayan. Actually, nagpa-survey nga yung isang page. At wala talagang percentage na hindi nagsasabi na gusto nila ito. Talagang gusto ng taong bayan ito. At paliwanag din natin kung bakit. Ano ba ang meron dito sa RevGov at bakit... Kasi sabi naman ng iba Oo, hindi daw nila maintindihan yung stand mo. Ano ba ang gusto mo? RevGov? Federalism? Martial law? Sinasabi din. May comment na ganyan. Hindi daw nila maintindihan. Alam mo, ito yan ha. Sabi nga ni Attorney Nick. Hindi man ito magkakapareho ng tawag, pero isa lang ang purpose niyan. Oo, meron tayong gustong mabago sa ating sistema. Ano po? Alam nyo, noong una talaga, medyo hindi ko, sabi ko nga, parang napakahiya. Mas maganda siguro ang martial law kesa sa RevGov. Sabi ko, kasi ang martial law, pwede yung i-declara ng ating Pangulo. Oo, nakasulat sa Constitution yun. Dahil kung masama ang martial law, inalis na yun dapat nung pagpupo pa lang ni Cory, pero nandun pa rin. So, ayun. Kaya lang, sabi ko nga, mukhang, sabi naman ni Pangulong Duterte, martial law. Parang naano siya sa buong Pilipinas, parang hindi naman kailangan o sabi niya, kaya ko naman gawin kung ano yung gusto kong gawin. Yan. So, ngayon, bakit ngayon RevGov? Pag-usapan natin, ano ba itong RevGov? Ano itong ba ito, revolutionary ba? Government. Alam nyo, sinasabi nung iba, atin lang itong susuportahan kung ito'y sinabi ng ating Pangulo. Ay, antaray. May ganung eksena. paano kung yung Pangulo ay salungat sa gusto ng karamihan sa atin? So, siya lang ang susundin, ganun? So, ito ang ganito ang eksena niyan. Una-una ho, define ho natin ng RevGov. Una ho, ito ay extra constitutional, sabi nga ni Attorney Nick, beyond constitutional. Ay, constitution. The constitution, Ang ano dito, hindi ho ito pwedeng i-declara ng ating Pangulo. Kasi pag i-declara niya ho ito, para ho niya sinabing, mag-rebelde kayo sa akin. Ay, hindi. Parang ganun O mag-revolution kayo laban sa akin. Parang ganun ang dating nun. So, ano ho ba ang tamang... sistema para mapatupad itong revolutionary government. Ito po ay manggagaling sa taong bayan. Oo nga Hindi ito manggagaling sa ating Pangulo. Linawin ho natin yon. Okay? At ano ho bang maaaring gawin? Ano ho ba kasi ang historical background ng revolutionary government? Ito yung nangyari din noong 1986. Diba? Oo. Kaya lang, ang pinagkaiba ho nito, pinatalsik ang Pangulo doon. Oo nga. Inagawan ng pwesto ang Pangulo noon. Tandaan niyo ho yun, di ba, nung panahon ni Kasi kung sinunod nila yung constitution noon, dapat yung vice president ni Marcos ang uupo, yung si Cory. Tama. Oo. Kung kaya lang, yung constitution. Oo.
eh, keso ang dinahilan nila, eh, kagustuhan daw ng taong bayan. Mm. Okay. Talaga ba? Ilan lang naman yung tao nun sa EDSA? Tapos at the same time, inantay din na maalala ninyo, nangyari din ito kay, ano, kay Gloria. Mm-hmm. Naalala niyo nung pinatalsik naman nila si... Si Erap? Si Erap. Uh-huh. Okay, isa rin yan. So, pinatalsik nila at inupo nila si GMA. Okay. Uh-huh. So, extra-constitutional din hong ginawa doon. Okay. Uh-huh. Pero nanggaling di umano daw sa taong bayan din. Uh-huh. Okay. Eh, yan ho, eh, medyo isa iba, questionable pa rin ho yan, pero... Ito lamang point natin dito. Napaka-importante ho kasi ng ano eh, yung taong bayan na magsabi ng mga ganitong klaseng revolusyon. Pero so, yung mga magtatanong, ano daw ba ang mabe-benefit nila pag nagkaroon ng revolutionary government? Or actually, yan din ang tanong ko. Tinanong ko ito kay, ano, kay... Sa ating bang dapat ay maging bisita? Oo, sa ating magiging bisita ngayon. At ang sabi niya nga, una, ilang araw na lang o ilang taon na lang ang pananatili ng ating Pangulo. Oo, lagpas 2 taon na lang po. And no, actually, ilang araw na lang, di ba? 2020 na. 12 days, ayan, no? 12 days before. 12 days before 2020. Oo. Ay, loko, panibagong taon na naman. So, after niyan, kailan na umbote ang eleksyon? 22, di ba? 2022, oo. So, ibig sabihin, 2 taon na lang. Oo, nga, lagpas 2 taon na lang para ayusin ang ating Pangulong Duterte. Tsaka pinangako niya to eh. Ang ating bayan. Mm-hmm. Ang tanong nito eh, sa tingin nyo ba kakayanin yun in 2 years? Time? Good luck. Pangalawa, pagkatapos noon, okay? Pangalawa, pagkatapos noon, anong mangyayari? Okay? Paano tayo ngayon lilipat sa sistema na gusto natin? Yung maayos yung... Kasi yun, dami yung loophole ng ating konstitusyon. Ang dami yung bulok dyan. Di ba, nandyan na nga yung FDI, yung Foreign Direct Investment na 60-40. Ang dami pa hong mga sistemang bulok dyan. Nandyan, at the same time, nandyan pa rin ang Smartmatic. Oh, di ba? Paano na ang 2022? Oh, imagine niyo yan. Papayag ba kayo pa rin ang gamitin? Hindi ho, pwedeng basta tanggalin yan. Ay, ganon? Ay, natural. Nasa batas ho yan eh. So, ayan na nga ho ang problema natin. Kaya nga ho, ang panawagan itong mga grupo na nagsasabing gusto nila ng revolutionary government, tapos into federalism. Ah. Okay, bakit ho? Kasi ho, yung federalism, napakahirap ipasa ngayon. Paano ipapasa yan kung yung mga magpapasa ay mawawalan ng kapangyarihan? Sige nga ho, iilan ho lang ba? Iilan lang sa mga mambabatas natin ang totoong may puso para sa bayan? Tanungin ko kayo. Nako, ang hirap pula. Iilan lang iba, dyan. Baka nagkukunwari lang din namang kaayado. Tayo naman ho eh. Real pero, talk lang ho tayo ha. Iilan lang ho dyan talaga. Lang. Ang para sa bayan at sabi nilang, oh, sige, wala akong pakialam kung mabawasan ang aking termino, mabawasan na aking kapangyarihan, mabawasan ako ng budget para sa proyekto. Basta may pasa lang itong federalism o kaya may pasa lang itong pagbabago ng konstitusyon. Sige nga ho, ilan ang gaganyang mambabatas natin? Pareho sa Congress at Senate, iilan lang for iilan sure. Iilan lang for sure. Ako, sigurado ako dyan si... Una, si ano dyan, si Senator Bongo. Yan, susuporta yan. Yan. Eh, kaya lang, ang problema ho natin, syempre, posible na ho may pasa yan. Sa ngayon, ha? Imposible ba? Sa akin, ha? Itong 2022, may pasa yung federalism? O kaya yung... Naitanong ko din yung kay Atty. Nick. Change of constitution? Sabi ko ba, may ano ba, may hope ba dito? Sabi niya na kumaw. Suntok sa buwan yan. Oo. And ano, ganun pa rin, magtatsaga tayo sa 1987 Constitution na kumbaga pumapabor lang yan sa mayayaman. Alam niyo, pinagpala tayo at nanalo ang ating Pangulo. Pero after nito, sigurado, yan ho ang nakikita ng iba, after ni Pangulong Duterte, medyo alangan na. Naku. Yari, balik na naman tayo dun sa bulok nating sistema, balik na naman tayo. Kasi ho, pag pinalitan ng isang Pangulo, ay palitan naman yung mga...
Oo, may mga i-appoint na namang panibago. Oo, na, na yung, ewan natin kung anong balak sa, sa Pilipinas at maging... Tama na ang 30 years po, ha? Beginning 1986 onwards. Hanggang sa maupo yung Abnoy. Tama na po yun. Deserve natin ang mas maayos na government. So, ang paano na ho ang magiging sistema niyan? Tapos, eh, ang masakit nga ho, ito eh, be, pinag-uusapan. Mm-hmm. Mantakin mo, 2019, ang daming-daming against kay Grace po, nandun siya sa top. Oo nga, di ba? Pangalawa yata siya eh, top one yata si Villar sa voting. Oh, yun, oo, di pangalawa. Oo. Paano pa? Ang daming ayaw doon. Ano yun, naging mabisa yung pag-endorse ni Coco Martin. Kasi nagkasin ng commercial ni Coco Martin eh. Hmm. In-endorse siya ni Coco Martin nga, no, as a senatorial. Oo. Ah, yun. So kaya, yun, mabisa yun? Hindi, yun ang ibig ko sabihin. Paano yung, una yan, kaya alam niyo sa pagbabago ng konstitusyon, napaka-importante yung ano eh, yung, una yung sistema ng eleksyon. Oo nga. Kasi sa totoo lang ho, eh, tanungin ko nga ho kayo, nasusunod ba talaga ang kagustuhan ng taong bayan pag eleksyon? Diba, bumoboto tayo, we thought na yung binoto natin ay, kumbaga yung mga nanalo, akala natin yun yung binoto eh, natin. Eh, yun yung hindi kilala sa Mindanao, nanalo eh. Oo. At diba? May na-zero sa Mindanao. Oo. BBM, na-zero si BBM. Paano nangyari sa mga lugar na-zero si BBM sa Mindanao? And don't forget guys, ang mga kapatid nating Muslim ay mga makamarkos yan. Paano na-zero hindi sa hindi nga nila kilala si Lenny. By name, hindi na nga nila kilala. Tapos yun ang paano nangyari yun? Na yun? So ano, pagtatsyagaan pa rin po natin yan? Comelec, Smartmatic? Ay, naku, hindi po. Hindi natin deserve na. Niloloko na lang lagi. So kung may clamor at kung ayaw natin ng ganito, eh ano ba ang plano nitong ating bisita? Parang meron po yata ang event ngayong 20th. Bukas na yata yan, Banat Bas. Oo. Meron yata ang something. Eh, kaya nga, babalikan nun natin yan at pag-usapan natin. Kayo rin, magbigay kayo ng inyong opinion. Oo, magbigay natin. Kayo ng ito, inyong input. Hindi ko binabasa yung mga comment, pero sigurado ako nandyan yung mga bashers natin. Hindi sila important. Iilan lang yan, Banat Bas. Kumbaga sa 1,000, baka 20 lang ang mga yan, hindi nagmamatter yung boses ng mga yan. What matters most is may naniniwala sa atin at sa ipinaglalaban natin. At tayo supporters ng Pangulo. Ayun, magbabalik ko tayo 12:15. Magbabalik kami at Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Ayan po, at nagbabalik tayo. Hinahanap nila si Drew. Cannot be reached po si Drew ngayon. Si Miss Faye naman ay parang nanonood. Hi, Miss Faye. Hi, Tempest Belgaya, Jeff. Hi, Ate Summer May. Ayun na nga po. Saan nanonood today? May nagtatanong dito. Bakit ang daming galit sa kalbo na to? Ako po yun. Hulaan niyo sila. Eh, haters kasi, gonna hate. Alam mo, binlock po kasi nito ni TP itong mga ibang followers ng Tambayan dahil admin po siya dito sa DWIZ. So, pasensya na po kung ganyan, no? At natitira nga dito yung mga troll niya. Oo, hindi na bo-block yung mga trolls ng Tambayan. Ayan po, tinatawagan po natin si Secretary General ng MNLF. Mm-hmm. At tatanong natin kung ano ho ba ang kanilang dahilan, isa sa mga mga nag-o-organize nito. Okay. I-check ko lang din, pinost ito ng ating supposedly bisita ngayon, no? Habang hindi pa siya dumadating or hindi pa makontak. Sinabi niya dito, what can a revolutionary government do to help PRRD and the nation? Sabi, kapag revolutionary government is declared, kapag na-declare daw, one, federal constitution will be in place, yun, yung federalism, mas mabilis daw magiging transition. Pangalawa, Congress can be converted to a parliament if our people so desire. If not, the election of the parliament can be done this coming May election. Oh, mabilis. Clean up the bureaucracy, itong opisina ng gobyerno natin, of corruption. Oh, maaalis ang corruption sa opisina ng gobyerno for better public service and effective resource management. Ang dami eh. Share ko lang yung mga importante, no? Speed up the neutralization of communist insurgency, itong mga rebelde po. Prosecute everyone connected with terrorist organizations. Immediately bring to justice all corrupt officials. Ayan, ha? Mahuhuli ang mga to. At ayan nga, corrupt officials, politicians, businessmen stealing from the government treasury. At napakaraming pa pong good points nitong revolutionary government. Ayan. So, ano yung kine-question nila dito? Ito po, pakinggan nuna, tinawagan na po natin si Secretary General for Political Mobilization and Concurrent State Chairman of Davao City. Magandang hapon po, SecGen Assis Monk. Magandang hapon po. Magandang hapon po at sa lahat ng nakikinig ngayon.
Ayan po. At alam niyo po, Sec, General, tanong po ng taong bayan, bakit ho ba ngayon na ang napapanahon para matayo po yung magkaroon ng revolutionary government? Wala na tayong ibang option because ang presidente ay very much concerned sa taong bayan. Lalong-lalo na itong pagbabayarin ang taong bayan sa utang na hindi nila Manila utang, itong Maynila, itong ginagawa ng mga water concessionaires. At lahat ng kalaban ng presidente na magnanakaw, korupsyon, mga oligarch, at saka sa iba pang mga katiwalian laban sa ating pamahalaan. Nandito kami sa Moro National Liberation Front dahil parang kapatid ni Chairman Norvisuari ang presidente. Nanawagan kami na sana bukas magkaisa tayong lahat to protect and support the president. Kailangan nang ideklara niya ang revolutionary government para for once and for all to correct everything. Kailangan maayos na mabilis dahil mahirapan tayo pag pumasok sa Kongreso at saka sa Senado. Hindi natin alam ang situation. So, fast track federalism. It must be a revolutionary government. So, sana bukas nanawagan kami sa lahat na magkaisa tayo, isit aside natin ang mga personal interest, yes. Walang tribo, walang relihiyon. Kailangan tayong lahat na Pilipino magkaisa para ilaban natin ito. Support and protect President Rodrigo Rua Duterte. Darating bukas ang kanyang parang kapatid, si Professor Dr. Normisuari, founding chairman and Central Committee Chairman ng Moro National Liberation Front. Sir, ito ay mga katanungan na nais itanong ng mga ating kababayan patungkol po dito sa RevGov. Ano ho ba ang mangyayari kung sakasakali hong ang magdedeklara po ba ay ang ating Pangulo o tayo po ba ang mag-iinganyo sa ating Pangulo? Paano ho ba ito ang proseso ng RevGov? Ang taong bayan talaga ang manawagan sa presidente. Mm-hmm. Kaya mag-ipon-ipon bukas, marami. Lahat ng sektor, lahat ng organization, individual, tatay, nanay, kapatid, pupunta doon at manawagan tayo sa presidente. And the president, if he will accept sa panawagan ng mga taong bayan, sana ideklara niya. Siya ang magdeklara. Tayo ang manawagan. Dahil tayo ang sovereignty. Yes. Na sa Quirino Grandstand tayo bukas. An oras po? Mag-umpisa ng alas dos. So papasok ang tao 9 o'clock. In the morning. Papasok ang tao doon. Yes. Sana lahat nakikinig ngayon. Tangkilikin natin ang programa na ito. Dahil ito ang nakikita naming may malasakit sa taong bayan. Sec Jen, tanong po ng taong bayan, nagpo-function naman ang ating gobyerno na maayos naman daw ang house, maayos ang sistema sa hustisya. Bakit po natin kakailanganin ng isang RevGov? Hindi natin pabayaan kasi 2022 is very near. After that, wala na tayong Presidente Duterte. Kung hindi idaan sa revolutionary government, mapaalis ang presidente kung susundin natin ang unitary system. Unitary system, nandyan ang centralization ng power. Kaya nagkaroon ng maraming rebellion dahil deprived sila, lalo-lalo na kami sa Mindanao. Hindi umabot sa amin ang mga tulong galing sa pamahalaan. Tama po yan. Doon pa lang sa mga government official kinatay na. Susman. Nagpadala ng limbawa 100 na manok o litsong manok dumating na lang sa amin.
buto. Yung kamay na lang ng litsong manok dahil inubos na dito sa lahat ng government officials. Eh, yan ang very simple analysis. Decentralization talaga ito. Pero kayo po ba, sir, di ba nakakasama po ng ating kapatid na si Dr. Normiswari, ang ating Pangulo. Sa tingin nyo ho ba, gusto ho ito ng ating Pangulo, itong RevGov? Kasi may mga tumutuligsa, sabi nila, susunod lang kami kung ito yung kagustuhan ng ating Pangulo. Kayo ho ba, sa tansya ninyo, ano ho yung masasabi na lagi nyo pong nakakausap ang ating Pangulo? Gusto ng presidente ito. Kaya lang, pinipigilan siya ng konstitusyon. Mm. Sabi ng presidente, kung ang taong bayan na ang sisigaw nito, dahil ito talaga ang gusto ng presidente, pinuplot niya palagi ito na ang revolutionary government, ang the only ang nagkakaisang solusyon para makorek natin ang lahat. Kasi wala nang pahinga ang presidente. Tama. Opo. Sige po. So, nandun po kayo bukas. Kailangan na ho talaga ito. Paano? Ito, magpapasko na. Medyo ang mood ng tao nasa Pasko. So, ano ho ba ang in-expect natin after ng rally na ito? In-expect po ba natin na si Pangulong Duterte ay magdeklara na o ito'y patuloy na panawagan sa ating mga kababayan. Or sa mga lang po ba yung bukas? Ito ha, mga kapatid, sa buong Pilipinas, patuloy na panawagan ito. Uulit-ulitin natin ito hanggang ibigay sa atin at ang magdeklara ang presidente ng revolutionary government. Para manatili ang presidente habang inaayos niya ang Pilipinas. Believe me, kung mawala ang presidente sa poder, iba na naman ng presidente, bagsak ang Pilipinas. Umaangat ang Pilipinas dahil sa kanya, kaya ayaw natin siyang mawala. So kung mag-revolutionary government, may transitional government tayo na mangyayari, si presidente sana ay manatili siya dyan habang inaayos pa niya ang bayan natin. Okay. Ito ay para sa bayan, hindi ito para sa atin mga lahat na mag position lang. Bahala na si presidente mag-appoint kung sino ang pagkatiwalaan niya. Ngayon, mahirap magpatalsik ng isang nasa poder, nasa position dahil by constitution, nandyan na sila. Para maisa lang ang trabaho ng presidente, anawagan tayo na ideklara niya ang revolutionary government. Sek Jen, itatanong po ang ating co-host na si Maui. Hi, magandang tanghali po sa inyo, Secretary General Aziz. Itatanong ko lang po, syempre kami gusto namin pumunta doon sa Quirino Grandstand bukas. Hindi po ba medyo delikado? Syempre yung iba may agam-agam po. Nag-aalala po sila na baka mamaya magulo po. Syempre maraming mag-o-oppose dyan. Inaayos namin ang security. Oh. We coordinated already with the mayor sa lahat. Police, sa armed forces, inaayos namin. Taong bayan naman ito. Kung may magsabotahe man yan, sigurado ako kalaban na ang ating pamahalaan. At ang security namin, triple ang security. Just inform us ahead, ma'am, para masundo kayo, para makapasok kayo, ma'am. Thank you po talaga sa sige po. Marami pong salamat, Secretary General Aziz Mong Rastin Olamit. At magkita-kita po tayo at patuloy nating panawagan ito sa ating Pangulo. At simulan natin. Maraming salamat din sa inyo at sa programang ito. Mabuhay kayo. Apo, sana makuha natin ito, ang panawagan na ito, para matapos na ang paghihirap ng taong bayan. Apo. Si Mocha lang po ngayon ay nasa Saudi dahil may mga tinutulungan ho siya mga OFW na makauwi bago ho magpasko. Pero sabi niya ay suportahan natin ang todo yan, yes. si Sir. At ang panawagan nito ng RevGov. Mabuhay! Mukha kung natutingin, nakarinig ka man, nakita mo ito ngayon, sana makarating ka bukas. Yep. Mahal ka ng taong bayan. Apo. Mukha sana nandito ka bukas. Apo, inahabol niya po yan dahil naghahanap na nga siya ng ticket na mas maaga ang dating po. Maraming pong salamat. Salamat, Mayroon. Salamat sa lahat sa programang ito. Salamat sa taong bayan. Inaasahan ko kayo bukas.
magkaisa tayo para sa bayan. Yes, ayun po. Maraming po salamat. Salamat po, Secretary General Aziz. Ayan po. So, malinaw na ho sa atin siguro ito kung meron pa ho tayong katanungan. Ay, sabi nga, kagustuhan ito. Alam nyo ho, siyempre hindi lang ho pwedeng sabihin ni Pangulo yan publicly. Alam mo, sabihin niyang, oy, mag-revolutionary government tayo kasi oh, tandaan ho natin, ang ating Pangulo ay nangako na poproteksyonan ng ating konstitusyon. At gayunpaman, nangako din siya na kung anong kagustuhan ng taong bayan. Dahil tandaan ho natin, sabi nga nila, di ba, ang taong bayan naman talaga ang pinaka-final call pagdating sa pamumuno sa... Oh. Sino ba ang mamumuno para sa amin? So, ang taong bayan na magsasabi niyan. Oh. Kaya dapat natin kumbinsin ang ating Pangulo na, sir, medyo kailangan na natin ng revolutionary kasi, tama ho si Secretary General Aziz, napakahirap magpatalsik ng kurap na opisyal. Sinasabi ko sa inyo. Oo nga po. Kasi yung may sistema. Pangalawa, maging sa NPA, dami yung tanong, di ba? Alam na nating NPA itong mga party list na ito. Alam na nating NPA itong mga ganitong tao na ito. Bakit pa nananatili? Nakaupo pa din. Yung Ilago, ginawa pang model ng Celotex. Teka muna. Alam niyo kung bakit? Kasi yung may batas na mapuro protection sa kanila. Yun ang masaklap. Maraming dapat baguhin. Kaya nga ho, pag nagkaroon ng revolutionary government, ibig sabihin ho niyan, si Pangulong Duterte na ang lahat. Sige nga ho. Anong kuho kayo? Hindi nyo ba gusto yan? Di ba yan nga ho yung kinampanya natin noong 2016? Mm-mm. Gusto kasi natin na maayos na itong bayan natin. Ang problema, nung pag-upo, hindi naman pwede yung basta-basta, o ikaw, tanggalin kita ha, kasi wala kang ginagawa, tsaka nagnanakaw ka. Meron nung proseso yan eh. Mm-mm. Hindi ho pwedeng basta-basta lang ganunin yun. Mm-mm. Nakakatawa yung isa nag-comment dito, inciting to sedition daw or what, acts of sedition. Hindi nga po natin tatanggalin yung Pangulo eh, gusto nga natin siyang mag-stay eh. Nasaan po yung sedition doon? Hindi po yan, dito. Wala akong sinabing mag-rebelde laban sa gobyerno, wala akong ganyan. Hindi yung sinabing gumawa ng krimen. Inciting to rebellion daw. Paano naging rebellion? Against the president. Gusto nga natin mag-stay ang ating Pangulo. Gusto nga natin siyang masunod sa lahat. Kayo makapang-bash lang kayo ha. Nagmumukha tuloy kayong engot. Yan. Gusto nga... Request na to ng marami. Ano pang inaayawan nyo? Yung may ayaw dito, yung mga rebelde siguro. At saka yung utak dilawan or utak rebelde or what? Kasi tatamaan yung mga ano nila dyan, yung mga oligarch nilang sponsor. Yung mga sponsor. Yan. Kaya ayaw. Anong ayaw nyo? Sa pool yung mga sponsor nila dyan, oligarch. Ang problema kasi pag sinabi mong ito, kung anong desisyon ni Pangulo, ito, halimbawa, dyan sa tubig, kahit gusto ni Pangulo, sigurado ako, iniisip niya yung mga batas na paano ba ito i-deal. Kung siya ang revolutionary government, tapos ang lahat, ito, o, di ba? Tapos. Wala na tayong problema. Iyan ang problema natin eh. Ultimo nga ang war on drugs eh. Hirap na hirap eh. Bakit? Ang dadaldal nito mga inayupak na senador natin eh. Sus Mariosa. O, di ba? Tapos yung mga general natin na iba, hindi naman ho lahat, na tiwali eh, dadaan pa sa proseso. Tsaka walang pangil masyado ang batas ngayon. Baka pwede ipasok dito ang death penalty kapag nagkaroon ng panibagong type of government ng Pilipinas. Naalala nyo noon, di ba, inappoint, tandaan natin na, paano ba inappoint ang ating Pangulong Duterte pagka-mayor? Tanong ko nga kayo ng Dabao. Mm-hmm. Bakit? Una ba, binoto ka agad siya? Hindi, oh. Ano nangyari? Di ba, inappoint niya siya ni Cory? Inappoint siya, hindi siya elected. Doon sa part na yun, ha? Oo. Kasi nga, di ba magulo ang ano nun, ang bansa nun. So, revolution, walang eleksyon. Sabihin, tapos na. In-appoint lang siya. Nag-appoint ang si Cory Aquino ng mga OIC. Mm-mm. Buti na lang in-appoint niya si Duterte ng OIC ng Davao. Okay. Officer in charge ng Davao. Oo. So, doon ho nagsimula ho yan. Yeah. Tingnan nyo ho, lagi ho niyang hindi ho ako nagsabi niya na, si Pangulo Duterte mismo nagsasabi niya sa mga speech niya. Okay, Tom. Ginawa siyang OIC ng Davao noon. So, doon na ho, tuloy-tuloy, tas naging ano na ho siya, tumakbo na ho siya. So, sabi ko nga pambihira ho, sana ho medyo maintindihan. Nagawaki na, Cory, why not magawa ngayon, lalo't mabuti yung... Diba? Kaya nga ito ha, kaya nga bumaligtad ng buong Pilipinas. Kaya lang sa kasamaan nun. Oo nga. Sa kasama. Revolve. Ayoko na hong kasi patay na ho yung tao. Pero
talaga hong kinuha yung mga power grab yun eh. Kinuha lahat yung mga kahit private company sa kinuha ni Cory yun time na yun. 113 po yata yun. Nilipat sa gobyerno. Or something. Ah, ganun? Oo, dahil nga sinasabi lang nila. Basta sinabi nila, ah, kay Marcos yan. Amin na yan, no? Ito, sa gobyerno. Ah, kay Marcos yan. Ah, amin na to. Ganun lang yun noon. Bakit nga? Kasi nga ho, merong ganyang revolutionary government. Nagkataon lang pumalpak kasi palpak yung pangulo na yun. Oo, kumbaga yung revolutionary government noon ni Cory ay talagang... wala, demon. Hindi, kasi oh, ang sabi kasi talaga noon, eh, nadidiktahan lang naman siya ng mga nasa paligid niya. Oh, wala okay. Naman talaga siyang... walang alam, pinagtatawa naman yan sa States. Oh, si Cory. Ayun na muna, magko-commercial po muna tayo. Ha? 12:35, magbabalik po tayo. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Ayan na nga po. Faye, nandiyan sa line to wala si Faye. Wala si Drew. Nako, but Drew, we miss you already. Pero nandito si Miss Faye. Hi, Miss Faye. Hello, hello. Good afternoon, mga katambay. Ganda ng boses, hindi ba? Sana boses ka na lang. Joke lang. Ayo. Ikaw kasi sabi mo, ang ganda eh. Ang boses diba? Eh. Ang ganda nga ng boses. Asset yun eh. Nangaano to si ano? Ano na, ginagawa mo? Ba't wala ka dito? Oo nga. May mga inaasikaso lang. Tsaka ito, nagbabasa. Kaya yeah, kailangan kasi magbasa-basa, mag-aral-aral. Lalo na ngayon, ano, ito nga, kailangan na yung revolutionary government. And yet, marami pa rin hindi nakaka-unawa ng lubos patungkol sa konsepto nito. Ano bang maishishare mo patungkol dito sa revolutionary government, Miss Faye? Para sa akin, kung tutuusin, kasi yung based din sa mga naaral ko nung estudyante pa ako, titingnan natin kung meron lang isang pinaka-documented form of revolutionary government sa Pilipinas. It's not even the 1986 revolution or the 2001, but the 1898 Philippine Revolution. Yeah, that was Aguinaldo, right? Yung panahon ni na, ng ating mga bayani, ni na Andres Bonifacio. Oo, kasi compared to the other two, yung 1986 and yung 2001, yung 1898, yun yung pinaka-encompassing na form of revolution. Tagalogin mo, Miss Pay. Ano daw ba yung hindi lang kasi sa mas komportable mag-English pag wala. Mas magsi kasi po ang English words kaysa sa Tagalog minsan. At saka mas malalim kasi pag i-pronounce. Like, go ahead, Miss Faye. We'll read between the lines kasi, lang. We'll get the context. Kasi ganito yun. Noong panahon ng ng revolusyon, nung panahon ng Katipunan. Mga Kastila, hindi, yung revolusyon noon, hindi nakasentro sa isang lugar lang, like sa mga Tagalog lang. Unlike dito sa unlike sa mga nangyayari during the present time, ang revolusyon na nakinikita ay Manila-centric, Luzon-centric, or yung nakabase lang dito sa Manila, sa capital lang, na isang malaking problema para dahil ang Pilipinas ay 7,100 plus. Yes. Island. Mm-mm. At marami ay iwan. Maraming probinsya patuloy na hindi pa rin nakakaintindihan. Talaga, nag-revolution pala. Nagbago pala. Correct. At tulad dun sa amin, sa Tacloban, hindi naman, lang sabi, yung kwento ng mga kamag-anak ko na hindi naman nila ramdam yung pagbabago ng gobyerno. Yung revolution nangyari lang sa Maynila. Pero nasa ng Visayas, asa ng Mindanao ng mga panahon. Asa yung participation. So, kung matutuloy itong RevGo, ito yung magiging encompassing or pangkalahatan, which is important. Napakahalaga para sa ating mga Pilipina na bagamat magkakaiba tayo ng mga pinanggalingan, magkakaiba man yung ating mga subculture, like meron sa atin na Ilocano, may Waray, may Batanggian, may mga Bisaya, magkakaisa tayo, na-encompass na or nasasakop na yung lahat ng ating pagkakaiba-iba para tayo magkaisa sa pagiging isang bayan or pagiging isang bansa. So, I think yun yung isa sa mga pinaka-mahalagang konsepto ng RevGov na kailangan nating matutukan. Kasi nga, katulad na sinabi ni Section, isang malaking problema, isang patuloy na problema sa ating lipunan ay yung centralization. So, lahat nakaasa sa national government, tapos yung pagdaloy ng mga pondo papunta sa mismo mga
probinsya sa mga bayan, hindi agad dumarating dahil maraming red tape, maraming pinagdaraanan. Yes. At isa ito sa mga bagay na gusto ng masolusyonan ng isang RevGo. Mm-hmm. So, tapos, sa mga hindi ano, hindi palo sa RevGo or mga hindi kumpensido, it affects all of us eh. Kailangan ninyong makita na itong revolution na ito ay kailangan nating patakbuhin dahil ito yung magsisilbi sa atin. Yung meron na mga nagsasabi na hindi ito constitutional or it goes against the constitution, yes, it's extra constitutional because it's outside or nasa labas ng ating constitution. Pero atin rin pagtatandaan na isa sa ating fundamental rights bilang tao na nakasaan sa constitution ay ang ating right to life, liberty and property. Yes. Ang pagiging aktibo towards isang RevGo ay isang exercise ng ating karapatan sa ating pagiging malaya or ating liberty. It's an exercise of our liberty kasi bagamat meron tayong konstitusyon at meron mga systems in place, kasi may mga nagtatanong, di ba, na gumagana naman yung legislation ng Congress natin, gumagana naman ang ating judiciary, bakit natin kailangan? Bakit meron naman tayong COMELEC, meron tayong electoral system in place, bakit kailangan natin mag-revolusyon? While there are systems in place, kapag dumating yung panahon, which is nangyayari na ngayon, na hindi na tayo nagbe-benefit or hindi na tayo nakikinabang mula sa mga sistema dapat na nagsisilbi sa atin, meron tayong moral ascendancy or meron tayong dapat maging initiative na baguhin yon. At isa yung pagkakaisa patungo sa isang revolutionary government as a means to change that. Yun po yun sa akin. Alam mo ito, Miss Pei, ano, ang dami mo nagko-comment dito na naglalabasan na naman yung mga tulonggis natin dyan. Ano? ang ganda-ganda kasi, alam nyo ho, hindi ko maintindihan. Gusto nilang masugpo ang NPA. Oo? Talaga ba? Gusto nilang maayos ang konstitusyon natin. Mm-hmm. Pumasok ang mga direct mga investment mula sa mga foreigner. Mm-hmm. Gusto nilang makulong ang mga kriminal. Tuwan-tuwa nga sila nung sabi, si Ampatuan, ganito-ganito. Eh, nakalimutan nila may Supreme Court pa. Diba? Galit na galit sila sa mga politikong Kurakot. Magnanakaw. Gusto nila, dapat makulong na yan. Gusto nila ng dapat may pasa ng bitay. Gusto nila yung mga yan, diba? Tapos, anong gusto nyo mangyari? Antayin na lang na maayos to, na isa-isa. In 2 years, sige nga ho, explain. Kaya nyo, paano nyo aayusin yan in 2 years? Ano ba talaga ang gusto nyo? Hindi nyo maaayos yan in 2 years. Aalis na, pag alis ng ating Pangulo, nga tayong lahat. Okay, sige, sabihin na natin galit kay Ampatuan. Sa tingin nyo ba, pag napalitan ng Pangulo, okay, biglang nag-appoint na ibang Supreme Court chief o ma-appoint na naman yung mga naka-appoint ng mga tulonggis itong mga nakaraan na administrasyon. Ano nangyari? Nga tayong lahat. Nga. Gusto niyo ulit yun. Ayun kasi iba mga nababash naman dito na may personal lang. Yun. Hindi naman talaga sila objective. Yun. Kasi ho, inano lang ho ng kanilang tulonggis, kinontra lang ho ng kanilang tulonggis. Ito yung sinasabi ni Attorney Nick na kumikilos ang pera. Yeah. Lalo't palapit lang. Hindi, at saka kasi galit lang sila sa ulo ko. Kalbo daw ako. Hindi, galit lang sila sa pagmumukha ko. Kaya sila kumukontra dito sa revolutionary government. Tapos, nauto na naman sila nung tulonggis na kayo sinasabi ayaw ni Pangulong Duterte ito. Sandali nga ho Kaya nga ho yan ang tinanong natin kanina kay Sec. Jen Sec. Jen, sa tingin niyo ho ba gusto ito ng ating Pangulo? Siya na po nagsabi na nakakausap nilang Pangulo. Sino ho ba tayo? Mas maniniwala pa ho ba tayo dun sa isang pretending journalist? O itong si Sec. Jen ng MNLF, ang paniniwalaan natin. Sige nga ho, tanong ko nga ho kayo. Ano ang kinokontra ninyo? Iyan ho si Sec. Jen ng... Mukha na kayong engot. Sandali po para ho sa kaalaman nito mga tulonggis nating mga tagapakinig. Itong si Sec. Jen ni Assis Monk, taga-Dabaw ho yan. Iyan ho ay mga talagang matagal lang nakasama ng ating Pangulo. Hindi ko pwedeng masabing mas kilala pa ng mga taga-Manila. Hindi, si Pangulo, hindi ho. Mas kilala ho niya yan. Ang tawag nga ni Pangulong Duterte kay Nurmiswari ay kapatid, brother. See? Kaya lang, hindi ho pwede niyang sabihin,
in public na, oh, gusto ko tong ano, Rep. Gov. Mm-hmm. Hindi niya ho pwedeng sabihin yan. Pero naalala nyo, ewan ko, eh syempre ho, hindi naman yung iba sa atin, tulad doon ito ni Tolonges, hindi naman sumama nung kampanya, walang alam to eh. Oh, nasa frontline daw si Tolonges. Oo, siya, nasa frontline daw itong dalambak lang to. Eh wala naman talaga hong alam to mga ito. Sa totoo ha, pasensya na ho, pero diretsuhan ho tayo. Wala hong alam niya. Si Pangulong Duterte noon, madalas niyang sabihin yan. Revolusyon. Madalas niya sabihin federalism. Yes. Bukang bibig ng Pangulo yan. Sorry ah, hindi po ang sinasabi niya, ano, at change of constitution, gusto niya parliament federalism. Malinaw na ilang beses niyang binanggit yan. Ngayon, paano mangyayari ito? Revolutionary government lang. Wala nang iba. Transition ito eh. Pang-transition siya. Pero magbabalik ko tayo. Commercial muna tayo bago natin basahin ng mga Tolonges. 12:50. Tambayan sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Ayun. You're back. Hello, hello. Andiyan pa pala yung Miss T. Let's greet some people who are close to our hearts. Hi, Tita Ging Liwanag, nanonood ni nung pala niya si Nur Miss Wally, naging professor pa niya sa UP. Bongga ka, Tita Ging, ha? Ay, yung chismis, totoo yun, Miss Faye. And some other people, Miss Faye, batiin ko lang. Sam Castillo in Tanawan City, Ate Island Rosette in Singapore, Ate Imelda Set in Hong Kong, Ate Judy Reese in the UK, Ate Marilyn Mariano, Ate Elizabeth Levi or Levy in the US, Ate Chorilin Yano, Ate Ophelia Bravo, Ate Ana Rivera, Ate Abigail Morales in Malaysia, Ate Lori Paner, Ate Summer May in the States, Ate Elvira Lee, Tita Angie Adcott, Ate Lenet Matsunaga in Japan, and Ate Chi Padilla. Yeah. Ayan po, ano. Kaya, basa-basa lang po tayo ng comment natin. Oh, alam nyo, pero hindi ko sasagutin ito kasi nangako naman ako kay, ano, kay boss dito na hindi ko nababanatan itong Tolonges na ito. Pero dito kasi makikita mo na kagad na naiimpluensyahan sila ng maling pananaw nitong Tolonges na ito dahil lang sa personal na interes. Ako, kaya kami nananawagan ng revolutionary government sa ating Pangulo na i-declare ito dahil gusto natin na si Pangulong Duterte manatili at ayusin ang bayan natin for another how many years. Yun ang gusto natin mangyari. Eh, ito, sinasabi niya na hindi ka gusto ng ating Pangulo ito. Eh, ano mangyayari after 2 years? Sige nga ho, eh, siyempre, pwesto na kung sino yung dinidikta ng oligarch niyang sponsor. Ako, hindi. So, eh, bahala ho kayo kung makinig ho kayo dyan at dahil galit na galit ho kayo sa akin na tinatawag kong Tolonges siya mga yan, eh, problema niya na ho yan. Ang ini-stake niyo dito, eh, yung bayan natin. O, sige nga ho. Sige, pero mamaya ho, eh, sasagutin ko kayo ng personal sa magla-live po ako si Banat, para naman, eh, malaman niyo kung paano kayo katanga at kaano kayo kautu-uto. So, patuloy niyo lang hong pakinggan ako. Anyway, ganyan naman kayo. Obsessed kayo mga basher na nandyan, eh, nananatili. Galit na galit, pero nananatili sa page. O, di ba? Eh, para kayong mga tae dyan. Parang pirana, no? Ngit-ngit na lang, mga pirana, kain bubog. Hindi, totoo nga po eh. Sa akin, hindi ko nga ho alam ang gusto nating mga Pilipino. Ito na lang ho eh. Noong 2016, lahat ho tayo, halos ginawa na natin ng lahat. Lahat, ginawa natin, mangiyak-ngiyak na tayo. Mismong pera natin, inilabas natin para may pwesto ang ating Pangulong Duterte. Nangyari. Maraming naayos, maganda, unti-unti. Mm-hmm. Pero napansin natin, bakit ang bagal? Totoo, may nag-hold kasi eh. Alam nyo kasi kahit diba? Mabagal, may batas ko kasing sinusunod eh. Yun ang problema natin dito. Mm-hmm. Eh, matatapos na ang term ng ating Pangulo. Sige nga ho, pag natapos ang term ng ating Pangulo, paano na mga proyektong gusto ng DOTR na ipatupad? Good luck. Oh, sige. Abutin, napakapalad na napakapalad natin nandiyan si Sec Art. Yes. 'Di ba? Okay. Eh paano kung sige nga ho after 2 years? Mapalitan na naman ng katulad nung nakaraan yan. Anak ng weting, kawawa na naman tayo nito. Nga. Alam niyo nalulungkot ako ha pag nakikita ko sa kalsada ngayon na ang daming kababayan natin ang nakapila para sumakay lang. Oo. Tapos pag magagrab ka ang hirap. Totoo, kahit angkas. Eh, yung angkas niya, ang hirap eh. Tapos, baka matanggal pa ang angkas, di ba? Ay, naku. Di ba, nakano lang sila, temporary lang kanilang permit?
Hindi mo ba kayo naaawa na gano'n ang sitwasyon ng Pilipinas? Eh kasi ay, siguro kung mayaman kayo, hindi kayo maaawa. Hindi talaga sila makakaramdam ng hirap kapag sila may mga tipong sariling sasakyan. At driver. Oh, ayan, di ba si Grace Bo, ganyan. Okay. So sa akin kasi nakakaawa na yung mga yan. Eh paano pa? Eh ito, sinusolusyon na May mga MTR na. MRT kasi sa Hong Kong. MTR sa Hong Kong, yes. Okay. MRT. So inaayos na yung mga tren. Eh pag-alis ni ano, ning ating Pangulong Duterte, wala din si Tugade. Ano na mangyari? Sige nga ho. Sige, sabihin na natin, sabi ni iba, si Mayor Sara Duterte. Oh, okay sa akin yan. Okay. Panalo yan. Wala na akong ibang gusto kundi si Mayor Sara. Sa akin, ha? Iba yung mga kahos natin dito. Sa akin ho yun. Eh, paano kung hindi manalo? Dahil tinolonggis na naman ng COMELEC. Sige nga ho, saguto kayo. Eh kung na ganun, nasundot bigla ng COMELEC, kasi oh, tanda nun natin, sasabihin nila, eh wala nang pera ang mga liberal. No. Sandali lang. No. Eh tanda nun natin, meron pang Amerika ang pwedeng mangialam sa atin. Yes. Oh, eh paano kung nangialam ang Amerika? Yes. Nagpapainan sila. Oo. Diba, Miss Faye, yung tatlong babae. Yeah. At biglang nakalusot ang isang Pangulong Tolonges. Sige nga ho, paano nyo patatalsikin yan? Wala na. Ending na naman ng Pilipinas ito. O, di nga na naman tayo for another 6 years. Nako, ay hindi. Yan yung tipong kaya ang daming OFW na talagang umaalis na ng Pilipinas at naghahanap ng opportunities abroad. Kasi nga, walang makuha ang opportunity dito sa atin. Ang liit pa ng sweldo. Kung gusto natin ng pagbabago, ay huwag tayong makinig sa 3% kasi feeling ko itong mga bashers natin ng program hindi, natin belongs to the 3% or belong to the 3%. Hindi nga, siguro mga belong to the 0.5% and then 0.1% ni Tolonges lang yan. Okay. Wala pa siguro. Nice amount. Oh, sobrang ano yan. Sobrang irrelevant yan. Oo nga. Hindi natin pansin yan. Kaya, ito eh. Nagtataka nga ako sa inyo. Ito itong mga kaibigan natin na gusto nyo ng pagbabago. Ito na yun eh. Ito na. Tapos biglang mawawala sa atin. Hawak na natin. Oh. Ito sayang na si Pangulong Duterte. Sayang yung eh kayo. Bahala ko kayo. Kung gusto ninyong mapalitan yan eh. Patay tayo dyan, sabi ko sa inyo. Hindi naman natin makakonvince itong mga bashers kasi talagang yun na yung goal nila eh, na mang-asar lang, mang-alas ka manira. Pero syempre gusto ito ng maraming Pilipino. Kaya DEDMA, disregard the bashers, 95-96% or 97% of the Filipinos agree to this. Ayun na nga ho. Yun at saka alupit ho niyan ha, 2022. Napaka nakaporma. Ito ha. Sa tingin nyo, sa dami ng kinalaman ng kinalaban ng ating Pangulong Duterte mga oligark. Sa tingin nyo, hindi sila magkakaisa-isa at kukuha ng isang kandidato na kayang bilhin ang sistema ng eleksyon sa atin? Good luck! Yun lang masasabi ko. Kaya kung hindi tayo kikilos mga Pilipino, taong bayan hindi kikilos, nga ang punta natin sa 2022. Kaya noong ano, ngayon wag niyo na lang intindihin yung mga kumokontra, talagang nandiyan lang sila para kontrahin po. They are paid to do it. They are paid to do it. Sabi nga. Ngayon, ano na, Faye, alauna na, wala ka pa rin. Nandito ba ako sa linya? And yeah, ano, final note lang ha. Yan, yung mga oligarchs, patuloy nilang ano, patuloy sila sa ating papalaganap ng feudal system sa mga probinsya ng Pilipinas. Kaya maliban sa kaya nilang bilhin ng eleksyon, kaya nilang bilhin ang mga tao. So, dun sa pinaka-grassroots, nasisikil yung mga karapatan yung pantao dahil andin sila. At itong REVGO ay isang means para matanggal, mawakasan na yon once and for all. Yes. Ayun na nga po. So, pasensya na ako kung intense ako sa REVGOV kasi gusto ko talaga, noong 2016 pa lang, gustong-gusto na namin talaga ng pagbabago noon. Tapos inabot na ng 3 years, more than 3 years, hindi pa nasisimulan. This is about it. Sabihin niyo, changes coming. Pinaglaban natin na ng changes coming. Ito na eh. Ito na yun. Meron ang fundamentals ng pagbabago. Ngayon pa ba tayo susuko? Yes. At saka, one proof na talagang kailangan natin ito. Hindi nakukulong itong mga NPA na ito eh. Oo nga. Ang hira po. Lalo na yung mga, nakaupo pa nga eh. Anak ng wedding, tumatanggap pa ng pera. Nako ha. Sa kanino galing? Sa atin. Sa ating taong bayan, tumatanggap itong mga hinayupak na party list na ito. Paano matatanggal yung party list? Sige nga ho kayo, yung mga sila, paano matatanggal yung mga terrorist sympathizer na mga party list na congressman, na mga representative?
Sige nga, oh. Pag may sagot po kayo sa akin, tsaka nyo sabihin sa akin na huwag na tayo mag-RevGov. Kung meron. O, oh, sige, oh. Marami pong salamat. Ikaw, Maui, bati ka naman. Hi, guys. Asa, hindi ko nabati, pasensya na. But please, like and subscribe po to Maui Vega, both on Facebook and YouTube. Kung gusto nyo pong, if you wanna keep in touch with Maui, just add me on Facebook, Maui Becker. Susunod na ang programa In the Heart of Business. Ako po si Banat Bay at dito, real talk lang. Walang tolonggesan. Bye-bye. Bye-bye, Miss Bye-bye. Bye-bye. See you Monday. Ingat kayo guys. Salamat sa panonood. Bye-bye. Tambayan sa DWIZ.